nakabalot sa isang tuwalya at nakalagay sa loob ng isang kahon. Ganyan ang kalagayan ni Baby Jane Doe o Jillian nang siya'y matagpuan sa isang laundry room sa dormitoryo ng San Francisco State University. Inampun, inalagaan at minahal siya ng pamilya Sobol. At pagkalipas ng 31 years ay graduate si Jillian sa parehong universidad kung saan siya inabandona. Ngunit bakit nga ba basta na lang iniwan si Jillian ng kanyang magulang sa dormitoryo? Mapapatawad pa kaya niya ang kanyang mga magulang sa ginawang pag-abandona sa kanya? Narito ang nakaka-inspire na kwento ng buhay ni Jillian Sobol. Kwento natin ngayon ay magbibigay aral sa atin kung gaano kaimportante ang pagpapatawad para makapagpatuloy sa buhay. Noong November 5, 1984, habang naglalaba ang isang college student sa laundry room, ay may narinig siyang kumakaluskos. Hinanap niya ang ingay at natagpuan niya ang isang kahon. Na-curious ang lalaki kung ano ang laman ng kahon, kaya binuksan niya ito. At laking gulat niya dahil ang kahon ay naglalaman ng isang bata. Sa takot ay dali-dali siyang tumawag ng tulong. Buti na lang at may isa pang estudyante ang naglalaba rin sa laundry room. Parang itinadhana na talaga na nandun si Esther Rager dahil siya pala ay isang nursing student at nag-aaral siya kung paanong alagaan ang bagong panganak na sanggol. Dali-daling pinuntahan ni Esther ang bata. Nakita niyang hindi na maganda ang itsura ng bata dahil tila ito'y nangangasul na, kaya tumawag sila agad ng 911. Habang wala pa ang paramedics ay chinek ni Esther ang daluyan ng hangin at dugo at paghinga ng bata. Niyakap niya rin ito upang hindi ginawin. Pagkalipas ng 10 minuto ay dumating na ang paramedics at itinakbo nila ang bata sa San Francisco General Hospital. Sinuri ang sanggol doon at mabuti na lang at maayos na ang kanyang kalagayan. Pinangalanan siya ng mga staff ng ospital na Baby Jane Doe. Ang kanyang istorya ay nailathala sa maraming newspaper. Marami ang nagulat at naawa sa kwento ni Baby Jane Doe. Maraming pamilya ang gustong umampun sa bata at umabot pa ito ng at least 20 pamilya. Ngunit mayroon nang itinadhana na pamilya para kay Baby Jane Doe. At ito ay ang pamilya Sobol. Si Sam at Helen Sobol ay mayroon nang naunang inampon na isang batang lalaki na si Jeffrey. Ngunit plano pa nilang mag-ampon ulit. Marami nang nabasang artikulo si Helen tungkol kay Baby Jane Doe. At unang kita pa lang ni Helen sa larawan ng bata ay nasabi niya sa kanyang sarili na this is our baby. May nararamdaman siyang koneksyon sa tuwing nakikita niya ang larawan ng bata. Kaya nung tumawag sa kanya ang Social Services Department para sabihin na may batang ipapaampun sa kanila, ay hindi na siya nagulat dahil alam na alam niya na si Baby Jane Doe ay para sa kanila. Ayon pa kay Helen, iyon ang pinakamagandang tawag na kanyang natanggap. Pinalitan ng pamilya Sobol ang pangalan ni Baby Jane Doe ng Jillian. Ngunit bago makumpleto ang pag-ampun sa kanya, ay kinailangan muna nilang hanapin ang tunay na mga magulang ni Jillian para humingi ng consent. Sino nga ba ang mga magulang ni Jillian? Sa tulong ng mga pulis at social services ay natagpuan nila ang mga magulang ni Jillian. Ang kanyang ina ay isa palang 19 years old sophomore student sa San Francisco State University. Ayon sa kanya, itinago niya ang kanyang pagbubuntis at kahit pa ang ama ng kanyang dinadala ay hindi ito alam. Ipinanganak di umano niya ang bata sa dormitoryo. Binalot niya ito ng tuwalya, inilagay sa isang kahon at iniwan sa laundry room. Dahil di umano sa takot at dahil na rin sa napakabata pa ng kanyang ina, ay hindi nito kayang buhayin si Jillian, kaya nagawa niyang iwan ang kanyang anak sa laundry room. Ang ama naman ni Jillian ay 20 years old ng mga panahong iyon at isa ring sophomore student. Ayon sa kanya, wala siyang kaalam-alam tungkol sa bata.
Dahil sa iniwan si Jillian ng kanyang ina sa lugar kung saan mabilis lang siyang makikita, ay hindi na siya kinasuhan pa ng child abandonment. At dahil sa hindi alam ng ama ang nangyari, ay hindi na rin siya kinasuhan. Pinapirma ng social services ang dalawa ng kasunduan na bibitawan na nila ang kanilang karapatan sa bata. At pumirma naman ang tunay na ina ng bata. Samantala, ang tunay na ama naman ay nagdalawang isip na bitawan ang kanyang karapatan kaya naman binigyan siya ng 30 days para mag-isip. Dahil sa nag-aaral pa ang ama ni Jillian ay pumayag na lang ito at pumirma dahil alam niya na mas maaalagaan at mabibigyan ng magandang buhay si Jillian sa pamilya Sobol. Kaya noong June 4, 1985 ay naging pormal na bahagi ng pamilya Sobol si Jillian. Binigyan ng pamilya Sobol si Jillian hindi lang ng tahanan, kundi buhay na puno ng kasiyahan. Hindi naman itinago ng mag-asawang Sobol kay Jillian na isa siyang ampun. Ngunit ikinuwento lang nila ang lahat ng detalye nung siya ay 16 years old na. Nagulat si Jillian nung malaman niya ang tunay na nangyari. Ngunit mahinahon itong ipinaliwanag ng mag-asawa. Ipinaliwanag nila na napakabata pa ng kanyang mga magulang nung ipinanganak siya. At dahil sa takot nga ng kanyang ina, ay nagawa niya iyon. Ikinuwento rin ng mag-asawa kung gaano karaming tao ang tumulong at sumuporta kay Jillian noon. Ipinakita ni Helen ang kanyang ginawang scrapbook na naglalaman ng mga lumang newspapers na may artikulo tungkol kay Jillian. Dahil dito ay naisip ni Jillian na sa kabila ng nangyari sa kanya ay maswerte pa rin siya dahil maraming tao ang tumulong sa kanya. Dahil sa nangyari ay napunta siya sa napakabuting mga magulang at pamilya. Nasa 17 years old pataas na si Jillian, ay hinanap niya ang mga taong naging parte ng kanyang nakaraan para magpasalamat at para na rin magkaroon ng closure. Una ay sinulatan niya si Esther, ang nursing student na nagligtas sa kanya. Sinabi ni Jillian sa kanyang sulat na kahit hindi pa sila nagkita ay naging malaking bahagi siya ng kanyang buhay at nagpapasalamat siya ng lubos kay Esther. Sa kasamaang palad, si Patrick na siyang unang estudyanteng nakakita sa kanya ay pumanaw na ilang taon na ang nakalipas. Noon namang 2007 ay hinanap ni Jillian ang kanyang tunay na ama. Ito ay kasalukuyang naninirahan sa Hawaii kasama ang kanyang asawa at anak at nagtatrabaho bilang massage therapist. Sinulatan ni Jillian ang kanyang ama at nagkita silang dalawa sa California. Sinubukan ring hanapin ni Jillian ang kanyang tunay na ina. Sinulatan niya ito at nais ni Jillian na malaman ng kanyang ina na hindi siya galit sa kanya. Nagpapasalamat siya sa kanyang ina sa pagsilang sa kanya. Nais rin niyang ipaalam sa kanyang ina na nasa mabuti siyang kalagayan, na malaki na siya at mayroong napakabuting pamilya. Umaasa rin si Jillian na magkaroon sila ng komunikasyon. Ngunit hindi nakatanggap ng sagot si Jillian mula sa kanyang ina, kaya naisip niya na baka hindi na siya susulatan pa ng kanyang ina. Pagkalipas ng 18 months ay nakatanggap si Jillian ng isang friend request sa Facebook mula sa kanyang ina. Inaccept naman iyon agad ni Jillian. Ngunit dahil sa hindi naman sila nagkaroon ng komunikasyon, ay in-unfriend ni Jillian ang kanyang ina sa Facebook at nagpatuloy sa buhay. Bumalik rin si Jillian sa lugar kung saan siya isinilang at nag-enroll sa mismong paaralan kung saan siya inabandona. Ilang taon ring itinago ni Jillian na siya ang batang ipinanganak doon na si Baby Jane Doe. Hanggang sa ibinahagi na niya ang kanyang istorya ilang araw lang bago siya graduate sa universidad. Sumulat siya sa presidente ng universidad at ikinuwento ang kanyang koneksyon sa paaralan. Graduate si Jillian sa San Francisco State University ng kursong Bachelor of Science in Hospitality and Tourism Management. Kasama niya sa pag-celebrate ng achievement na ito ay ang kanyang adoptive parents, ang nursing student na nagsagip sa kanya at ang tunay niyang ama at ang pamilya nito. Ilang araw bago ang kanyang graduation ay hindi inaasahan ni Jillian na makakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang tunay na ina. Napag-alaman niya na sa Facebook messages ay mayroon palang mga mensahe na hindi agad nakikita. Kaya tiningnan niya ang kanyang profile para i-check kung mayroon bang mga mensahe na hindi niya nakita. At nagulat siya dahil mayroon pa
walang mensahe ang kanyang ina sa kanya at ito ay hindi niya nabasa sa loob ng halos 2 taon. Sabi ng kanyang ina, "I have something to tell you. I'm very proud of you and thank you for being you." Hindi na sumagot pa si Jillian sa mensahe ng kanyang ina at nag-focus na lang sa nalalapit niyang graduation. Ang mensahe ng kanyang ina ay sapat na para matuldukan ang ilang taong pag-iisip niya sa desisyon ng kanyang ina na abandonahin siya. Nauunawaan niya ang kanyang ina at napatawad na niya ito. Ang kwento ni Jillian Sobol ay nagpapaalala sa atin sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Sa pamamagitan ng pagpapatawad ay makaka-move on tayo sa buhay at magkakaroon tayo ng mapayapang puso at kaisipan. Sana po ay may napulot kayong aral sa kwento natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakiclick ang like button. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, make sure na mag-subscribe kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. And by the way, shout out dyan kina Carlo Meren Vale, Reno Maniega Ascorino, James Brian Dinso, Josephine Galgo de la Cruz, Janice Cinco, Monica Sandlon, Irish Kaangay, Clyde Dustin de la Cruz, Renz Tubalias, at Dime Poser. Maraming salamat po. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!